Itinanggi nga ni dating Pangulong Duterte ang anumang banta laban kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, matapos nitong maghain ng kaso sa Quezon City Prosecutor's Office noong October laban kay PRRD, na binyantaan umano siya ng dating Pangulo sa isang programa sa telebisyon, sa pagbibigay niya ng payo kay VP Sara Duterte. Saad pa ni Castro, nag-file kami ng kaso laban kay dating Pangulong Duterte para panagutin doon sa kanyang malubhang pagbabanta sa aking buhay, doon sa programa niya noong nakaraang October 11 sa isang station. Wala na siya ngayong immunity, kailangan na niyang harapin ang mga kaso katulad nito, na di na niya magagamit ang kanyang immunity para magtago doon sa krimen na ginagawa niya. Gayunpaman, sa counter-affidavit para sa reklamong grave threats laban kay PRRD ni Castro, ay tinawag ng dating Pangulo, na walang basehan raw ang akusasyon laban sa kanya. Iginiit nga niya na ikinwento lamang niya ang napag-uusapan nila ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte tungkol sa proposed confidential funds, kaugnay nga ito sa naging pahayag niya sa gikan sa masa ng SMNI noong October 11. Nakasaad nga sa counter-affidavit, ito ay binigyang diin na wala sa mga kinakailangan elemento ng krimen ang naruroon, kung isaalang-alang, na wala akong ginawang aktwal na banta sa magrireklamong si Castro. Ikinwento ko lang ang pag-uusap namin ng aking anak na babae, ang proposed confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Dagdag pa niya, ito ay isang pagsasalaysay ng aming pribadong pag-uusap at ang aking pag-alala sa mga payo na ibinigay ko kay Inday Sara tungkol sa nasabing isyo, na pinatunayan ng mga pariralang, sabi ko sa kanya at prangkahin mo, sabi ko kay Inday at sabihin mo na sa kanya. Ang di manoy pananakot na pahayag, ay hindi man lang natugunan sa nagrireklamong si Castro o sino mang individual, dahil binibigkas ko lamang ang kwento ng aking pakikipag-usap kay Inday Sara. Bukod pa nga raw dito, ay hindi rin niya layong makasakit sa sumunod niyang mga pahayag, kung saan nanawagan siya sa pagpatay sa mga komunista. Hirit pa niya, kapansin-pansing wala sa pariralang yung komunista patayin, kasali ka dapat. Anumang salitang nagpapahiwatig ng aking personal na determinasyon, hilig o kakayahan. Hindi rin inilagay ang parirala sa isang wikang nagpapakita ng intensyon sa hinaharap. Kung mayroon man, ang pareho ay isang pahayag lamang ng isang opinyon sa halip na isang layunin o layunin tulad ng inaangkin ng nagrereklamong si Castro. Samantala, sa pagbabanga ng sasakyan ni Franz Castro sa Quezon City Prosecutor's Office, ay sinalubong naman ito ng maraming Duterte diehard supporters, bilang suporta nila sa counter-affidavit ni PRRD. Napuno nga ng sigaw at kantsaw si Castro kaya napahiya ang mga makakaliwang grupo. Sabi pa ni batikang aktres na nakiisa rin sa mini-rally na si Vivian Velez, nandito lang kami para magbigay ng suporta sa ating dating Pangulong Duterte, noon sa hinahain na kaso laban sa kanya. Wika naman ni Elizabeth Laurepiza, hinahangaan ko siya noon pa, kinampanya ko siya. Ayun nga sa kanila ay milyon-milyon silang nakamasid sa performance ng kasalukuyang gobyerno, at ngayon raw na may hamon ang dating Pangulo sa paggasta sa Kongreso, ay open the book ang hamon nila sa mga kongresista. Kaya umaasa nga raw ang lahat ng mga taga-suporta, na hindi magpapatinag si dating Presidente Duterte sa pambibira ng mga makakaliwang grupo, at buo nga rin ang suporta nila kay VP Sara anuman ang mangyari, lalo na't matindi raw ang pamumulitika sa Vice Presidente. Kaya ano ang inyong reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan lamang ng komento o opinyon, maraming salamat po.